Okay, lahat po ng Tulfo Brothers. Kung sino-sino po, yung lahat po, naman ang mga lawyers. Natumutulong sa mga biktimang katulad ko. Ang cyberbullying. Wala kayong pakialam! Libel. Hindi nga rin po kaya. Wala pa akong ginawang masama. Dahil gutom sila, hindi nyo pala itinyan yun! Nagpapatulong lang naman po ako sa social media para makabalik po ako sa showbiz. Ano yun po ang karir na pinuhunan ko. Natagal po akong tumahimik. Wala kayong pakialam! Matagal po akong nag-sorry. Wala kayong pakialam! Dahil sa isang pagkakamali ko. Dalawang beses na yan! Nagmura ako noon dahil sa pangyayaring pinatay ang tatay ko nung kapanahonan ng martial law. Pinuhos ko lang naman po kung ano yung feeling ng isang anak na kung sakali man ibigay ni Duterte ang kapangyarihan sa mga pulis. Katulad nung nangyari noong kapanahonan ng martial law, kaya naman po ako nagbigay ng sentimiento na alam kong karapatan ko yun. Wala kayong pakialam! Kung sakali man po na nakapagsalita ako at nakapagmura against kay Duterte, matagal ko na pong pinagsisira at matagal na po ako humingi ng tawad. Wala kayong pakialam! Kung bumalik man po ako dito sa social media para humingi ng tulong para maibalik po yung nawala, pangalan ko, karir ko, lahat. Dahil yun lang naman po ang puhunan ko. Wala kayong pakialam! Na kailangan kong bawiin. Kaya nga po ako nandito. At kahit pinagtatawanan po ako ng lahat. Dalawang beses na yan! Tiniis ko po yun dahil alam ko po na balang araw na katulad ng ginawa po sa akin ni Coco Martin, may isa po ulit na maaawas sa akin. Dahil kumang sila, hindi nyo malaintindihan yun! Wala, maibalik po ako sa industriya ng showbiz dahil yun po ang karir na pinuhunan ko! Wala kayong pakialam! At bakit nyo ipagkait sa akin yun? Milyones na panlalaki sa pagkatao ko. Tiniis ko lahat yun. At ipinakita ko na lumalaban ako dahil ito ay karapatan ko. Pero ano ang ginawa nyo? Ano ang ginawa ninyo? Dinurog nyo yung kakapiranggot na karapatan ko! Wala kayong pakialam! Pinaglaruan nyo ako! Binaboy nyo ang pagkatao ko! Niloko nyo ako! Alam nyo na dito lang ako umaasa sa mga shows ko. Okay, pagbabalik ko sa showbiz, dahil yan po ang alam ko na trabaho. Hindi po yung magluto o kay magbenta ng fried chicken. Pero hindi ko po lahat ikinahiya yun. Nagpakatapos